Hello, hello, hello guys. Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman. Muli guys, meron po tayong bibigyan ng reaction video, ang every week reaction po natin sa love team ng Rochelle. Ba? So, bago po tayo guys mabigay ng ating reaction video, pasupport po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. At ganun din po guys, sa lahat po ng mga Kalingap partners na mga pinupromote ni Kuya Bal ay pasupport na rin po natin. At of course guys, pakisuyo na rin po, isama nyo na po si Ate Yoli's Vlog sa inyong, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa about upload po natin ay manotify din po kayo. So dito ngayon ay di na tayo magpatagal. Let's go na guys dahil ako din ay excited po ako, no? Napanood ko kanina, super ang kilig ko dito sa dalawa na parang nandun lang ba ako sa tabi nila, no? So let's go, panoorin po natin ang video clips muna natin na nakukuha. Masaya ka na yun eh. Wala nang pasok. Hindi ako masaya. Ganda ng bahay nyo. Kanina pa ako dito talaga. Tinitingnan ko yung pagawa. Ayos. Pulido. Chat ako sa'yo. Hindi mo binasa. Bye. Hindi ako nag-online. Pero ano, dito ka magsistay. Kasi long week ano ngayon, holiday. Kumusta yung research nyo? Ang galing mo dun ah. Saan? Yung pag-present mo ng ano, metallic band. Siyempre, leader. Gagalingan talaga yan. Pero kumusta yung pag-edit mo? Okay lang. Hindi naman na. Congrats! Ano ang mga plano mo sa birthday mo? Wala. Wala? Basta, nandito ako sa bahay. Sena. Tsaka magsisip. Oo ba? Hindi ba ako kasama sa plano mo? Your love is like the sun. Kailangan ba bang itanong yun? I feel the warmth inside. Kamusta lakad mo? Ha? Kamusta lakad mo? Ano? Kamusta lakad mo? Tinginan ang boses mo. Okay lang. Enjoy naman, pero mas nakaka-enjoy kung kasama ka. Touch ang tagal nating di nakita. Kailan pa yun? Hindi ano. Kung isang buwan na yata. Isang buwan? Ay, isang buwan. Hindi ka kasi napapakita sa akin. Pero namiss kita. Ano naman? Ako ba di mo ba ako namiss? Ha? Di ba ako namiss? Bakit kita namimiss? Ha? Lagi na mo kita nakikita. Saan? Sa cellphone. Ano bukas ko ikaw nakikita ko? Iba man yun kasi sa personal. Di mo ba akong gusto makita sa personal? Grabe ka naman. If you're by my side, I'm in ecstasy. Ano? Nagsawa ka na ba sa ano ko? Grabe siya. Grabe yun. Sabi mo hindi ako na-miss. I am not alone without you. Hindi ano? Naman. Ang hirap naman. Grabe ka naman, Rachel. Kahit kaibigan na tayo, hindi mo ako nami-miss. Hindi mo ba ako nami-miss na kasama? Di ba kailan na tayo nung pumunta tayo sa rides, sa carnival? Ano? Kailan ba yun? Tagal na nun. April, ano? Pagkatapos ng... Wala na. Seryoso naman ito? Seryoso naman ito? Namiss naman kita? Uwe. Kaso kundi lang. Uwe. Hindi ako naniwala. Ganito ba o is life? Pero ngayon ano? Wala nang pasok. Ayan. Pwede na tayong gumagala. Hindi pwede. Ang gagawin ako. So, Albay nga. Alam mo yung Albay? Oo. Ni
Isip kita doon nakasama kita. Ini-imagine ko na sana si Rachel na yung kasama ko doon. Kaya picture na rin sinin ko sa'yo. Huwag dyan, mainit. Ayun na guys, nakita nyo no, na nakita, ang laki na ng ano, two weeks lang ang pagtrabaho ng Kalinga Carpenters ay ang bilis ng paggawa ng bahay ni na Rochelle, no? At yun nga, dito sa nakita natin pagpakilig nilang dalawa na dito guys, Ruelo Malalag, para bang nakinig sa inyo, no, sa mga comment nyo na sana tumingin siya sa mga mata ni Rochelle. Ito nga, si Ruel ay nakatitig na nga. Nakatitig. At saka, intindihin po natin guys, dahil si Ruel po ay mahihiyain po talaga siya. Although na nandun si Ruel na sa kabila po ng kanyang pag-charity, na nakapokus palagi siya sa labas, pero ang natural po talaga ni Ruel ay mahihiyain po siya, no? Kaya siguro nandun kahit sino pa, parang ayaw niya rin isipin siguro dito ni Rochelle na masyado siyang presko or what. Kaya nandun po ang natural na nakikita natin kay Ruel. At dito nga guys, nakita natin na nabanggit ni Ruel dito na malapit na pala ang kanyang debo. At naalala ni Ruel ang pangako at ang napag-uusap nila ni Rochelle noon sa mall na pag 18 years old niya, doon pa lang siya pwedeng ligawan, di po ba? So, naalala ni Ruel na magkaroon na si Ruel ng pag-asa, nandoon, naalitayin natin ang pag-asa ni Ruel, di ba? Meron na siyang pag-asa dito kay Rochelle, dahil mag-18 na nga at isaan na pinakamaganda po na napaka-bless. Nakita natin dito guys, napaka-bless si Rochelle. Sorry po no, may nag-comment, Rochelle po ang pangalan niya. I know po na si Rochelle po siya, pero I really na naano po ko kasi po both si Ruel at si Rochelle, naano na ko ng Rochelle, the Rochelle sa Rochelle team, love team, di ba? Kaya parang sino-shortcut ko na silang dalawa na tawagin na Rochelle. So dito nakita natin guys, napaka-bless si Rochelle dahil ang daming mga nagpapadala mga sponsors through Ruel o Malalag. Ito po kung alam niyo po, ito po yung mga isa din sa mga dahilan, no, na parang kagaya nakasama din yan noon na ito yung mga kinuha ni Ruel noon before siya na kinuha niya sa diet, no, before siya nagkaroon ng accident. Kaya ganun. Dito napaka ang ganda dahil natatawa ko dito dahil si Rochelle no, nata super ang pakipot ni Rochelle na konti lang, slight lang ang pagka-miss niya dahil tinatanong ni Ruel na miss mo rin ba, na miss mo ba ako, hindi niya na miss daw, konti lang, slight lang. Napakaganda nilang tingnan, pero nandun nga, sana ay matapos po talaga ni Rochelle ang kanyang pag-aaral. At dito napakaganda po no, dahil makita mo, dito niyo po guys makita na si Ruel is talagang si Ruel matinong tao. Si Ruel ay talagang ang future ni Rochelle ang kanyang iniisip dahil meron yung sponsor na nagbigay dito ng para kay Rochelle na pa-advance happy birthday niya. Sinabi nga dyan kay Ruel no, na siya nang bahala ko nung bibiliin niya kay Rochelle. Iyon ang naisip kagad. Napaka ganda na naisip ni Ruel na regalo sa kanya ay ang libro na para sa engineering at saka yung calculator, di ba? Dahil the best na magagamit po talaga ni Rochelle sa kanyang pag-aaral. Kaya dito mo makita guys ang tao na kung gaano ka-pure ang pagtingin niya sa isang tao, iniisip niya po yung future niya, future mo, di po ba? Hindi yung pwede niya bigyan, pwede niya rin bigyan ng mga damit or mga gadget, di po ba? Pero mas iniisip ni Ruel ang kung saan ang magagamit talaga niya araw-araw, di po ba? At makakatulong sa kanyang pag-aaral, di po guys? At dito nga, una-una, sana pag-graduate ni Rochelle ay pag-igihan mo Rochelle at gawin mo motivation sa inyo ni Ruel at gawin mong inspiration si Ruel sa iyo pong pag-aaral. Dahil una, wag mong isipin mo Rochelle, wag ka magpatalo. Dahil una, ay magiging boyfriend. Pagdating ng araw, pag nagiging boyfriend ko siya, dapat hindi rin ako mapahuli dahil itong si Ruel ay
magna cum laude sa kanyang pag-graduate ng college. So sana maabot din yun ni Rochelle na hindi, pagigihan mo lang ang pag-aaral, Rochelle. Ito nga guys, itong nasasabi ko noon na mas maigi po na ito tayo na magulang at kayo rin ng mga anak, napakaganda po pag ganito kayo, open kayo sa inyong magulang na kung sino ang mga kinakaibigan at or sino ang mga inyong karelasyon. Unang-una po ay nandun po nga yung ano no, yung hindi kayo maiilang na makita ng tao dahil syempre nandun una pinaalam niyo sa inyong magulang, 'di ba? At yun din, pero dito guys nakikita natin no si Roel, dandahan Roel, medyo nagmo-move ka na ha. Nakailang akbay ka na Roel? Nakailang akbay ka na? Kaya pero ano lang yun guys, alam ko ginagawa ni Roel yun para po lalo kayong kiligin. Dahil nakita natin na si Roel ay matinong tao. Hindi po siya gagawa ng kung ano mang ikakapahama or ikakapahiya niya sa pamilya ni Rochelle. Yan po. Dahil kilala natin na subaybayan naman natin si Roel, no? Mula sa umpisa ng kanyang pagbablog, nakikita natin at alam naman natin na hindi siya gagawa ng kung anong ikakasira ng pangalan niya sa mata ng pamilya ni Rochelle. Dahil yun guys, alam ni Roel na sana yun na nga sana no, na sana nga talagang in Rochelle na magiging 18 ay talagang mapag-isip. Dahil Rochelle para sa akin hindi naman ay masama na halimbawa may boyfriend ka dahil nasa edad ka na, pero andun pa rin yung, syempre nandun din yung pag-focus din sa pag-aaral. At gawin mo lang inspiration si Roel. Dahil napakaganda po na influence ni Roel kay Rochelle na makikita niya una si Roel. Inaano niya pagdating, nakita niyo guys pagdating na may mga kailangan siyang projects sa school or may gagawin sa mga thesis, hindi si Roel magdidisturbo sa kanya, di po ba? Dahil kasi alam ni Roel na mas importante ang pag-aaral din. Kaya, yun po pinaka-the best. Kaya, sana lahat ng ito, no, ang hindi lamang po tayo hanggang sa pakilig, mga mami or mga anak, no, mga teenager dyan na kinikilig sa pag-love team nito ni Noruel at ni Rochelle at tayong mga parents, hindi lang po tayo hanggang sa pakilig. Ang ating nakikita, parang gawin nating modelo itong si Roel at sa si Rochelle na magawa din natin sa ating mga anak, di po ba? Magkaroon lang po tayo, inuulit ko po, magkaroon po tayo ng tiwala sa ating mga anak. At ganun din po, ikay tayong mga anak, ay hindi po natin iwawala ang respeto at pagmamahal sa ating magulang, di po ba? Dahil maganda po yun ang ganun, na smooth ang paglalakad nyo. Dahil parang as a daughter din or son, hindi, pero mas madalang lang talaga yung lalaki, no? Pero para sa akin, mas marami po sa mga anak na babae, napakaganda po kung yung nagiging best friend nyo ay inyong mga magulang. Kasi anytime na kung anong ka inyong problema or something mayroon kayong gustong idaing, pinaka the best po na ipagdaingan nyo ay inyong magulang, inyong ina. Hindi, wag na po natin i-channel pa sa ibang mga kaibigan dahil hindi natin alam ang kaibigan ay kung totoo ba o baka pagtalikod mo ay ikaw din ang pag-uusapan. Kaya try po natin, i-practice po natin mga mami na mag-level po tayo sa ating mga anak. Huwag po tayong magsabi na tayo ay nanay, tayo ay magulang, kailangan andun ang respeto ng anak ko sa akin. Andun dapat ako masunod. Hindi po. Minsan marunong po tayo ng magulang. Minsan marunong po tayo mag-level sa ating mga anak. I-level po natin ang ating pananaw sa kanila kung anong mga pananaw nila sa buhay. At least, tayo na magulang, experience po tayo, may mga naranasan tayo sa mga nakaraan natin, pwede po nating i-apply, pwede po nating i-advise sa ating mga anak, di ba? At napakaganda po yun na mangyayari yun. Dahil dito nakikita natin, no, dahil alam ko dito si Tatay Raisin, yung ama ni Rochelle, kung okay na sa kanya, no, bahala siya, bahala sila sa buhay nila kung gusto nila mo. Hindi sila na mapigil na mag-boyfriend, pero nandun lang ang limit. Ganun din sabi niya, di ba? At alam natin si Tatay Raisin dito ay tiwala din dahil alam niya, nakikita niya rin sa mga vlog ni Kalinga Prab na kung ano ang mga nangyayari, ano ang mga pinag-uusapan, di po ba? Kaya
Napakaganda po na sana marami po dito ang magkaroon ng challenge, mga anak, no, ng mga teenager. Magkaroon kayo ng challenge at mga mami, magkaroon kayo ng challenge dito sa love team ni Naruel na i-apply nyo po sa inyong mga anak or i-apply nyo po sa inyong mga magulang. Ganun lang po, vice versa. Dahil napakaganda po na makuha nyo ang loob ng inyong anak na magiging best friend nyo ay sarili nyong anak, magiging best friend nyo ay sarili nyong ina. Napakaganda po yung ganun. Kaya ganun lang po. Sana magkaroon po tayo dito palagi ng lesson at napaka-bless po dito, no, si Rochelle, dahil sayang nga lang, nakakalungkot lang din na sinabi dito ni Rochelle na sayang nga, siguro pag buhay lang mama ko, masaya na siya dahil pangarap ng mama niya rin na magkaroon sila ng bahay, no, na maayos. Napakaganda po talaga ng pabahay ni Kalinga Prab, lalong-lalo na ito mga pabahay ni Kalinga Prab ay mga standard na ito na pabahay ni Kalinga Prab. At saka, enjoy nyo po guys ang panood. Please panoorin nyo po ito, ang upload ni Kalinga Prab. Hindi po nakaka-promise, nasabi ko, ay totoo mga sinasabi na mga nag-comment sa akin na hindi po nakakasawa at panoorin ang love team na ito. Parang, kung aralin nyo lang, hindi lang nanonood tayo dahil nakinikilig tayo, kailangan dun aralin nyo kung ano makukuha nating aral sa kanilang pagla-love team. May makukuha po kayo guys, pag-aralan nyo. Yun lang po masasabi ko. At maraming salamat po sa lahat po nag-comment sa aking mga upload, sa mga reaction ko dito sa love team ni Ruel at ni Rochelle. Maraming maraming salamat po sa inyo. I really appreciate po sa inyo guys na kinoconsider nyo po ko isang reactionist ng Kalingap na nagko-comment po kayo sa mga reaction ko. Thank you so much. Dahil ako po ay talagang overwhelmed po ang aking nararamdaman sa inyong mga comments sa bawat upload ko. Sana patuloy po kayo at huwag po kayong magsawa. Kung ano man po ay sama-sama po tayong maglingap sa mga charity vlogger. Ililingapin din natin sila sa true sa panood po natin na walang skipping ads. Dahil yun po guys ay nakakatulong po tayo sa kanila. At ganun din po, bago po tayo magtapos dito, ganun din po pala sa mga nagsabi na sana ay marating din ng kalingap pa, landing pads ang kanilang mga lugar. Maghintay lang po tayo dahil ayun na nga po, panghawakan natin ang sinabi ni Kuya Val. Dahil nasabi po yun minsan ni Kuya Val Santos Matubang sa kanyang live na tanging pangarap ni Kuya Val ay marating po ang buong Pilipinas ng kalingap. Dahil ang tanging pangarap ni Kuya Val Santos Matubang ay bawat sulok ng Pilipinas ay magkaroon ng landing pads, magkaroon ng mga charity vlogger na kanilang iti-training na siya magtatao sa landing pads. Na ng mga taga dyan po talaga sa inyong lugar. Napakaganda po ng kanilang mga ano ni Kuya Val ang mithiin. Yun nga, nakakalungkot lang dahil sana ibalik po natin lahat kung gaano po natin noon sinuportahan si Kuya Val na mainit tayo nag-support, supportahan po natin. Huwag po tayo magpansin sa mga marites. Yun po, unahin natin ang paglingap po ng kalingap sa mga mahihirap. Thank you so much and God bless everyone. Happy weekends and happy holiday po sa inyong lahat. Holy Week. Mag-Holy Week na pala at sana po ay sa pag-Holy Week na rin ay magkaroon po tayong pagnilay-nilay sa ating mga sarili at pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan or na sinadya man natin or hindi, ay mahingi po natin ng tawad sa ating mahal na Diyos. Di po ba? At sana po ay pagpalain po inyong araw sa bawat araw po at wala po kayong mga anumang karamdaman. Thank you so much and God bless everyone. Ganun po guys, don't forget to subscribe at Yoli's Vlog. Thank you so much. Bye. God bless everyone.